What's a day to everyone? Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite Page. God is good. Amen. All the time. God is good. All the time. God is good. God is good. All the time. God is good. All the time. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Yan, good evening everyone. Binabati ko ang mga kapatid natin na nariyan. Maagang maaga sa pagpupad sa kanilang tungkulin para sa Panginoon. To all our viewers, thank you for joining us tonight. We welcome you to our OPM online prayer meeting, 7 p.m. from Monday through Friday here at Jesus Coffee Church. Ako po pala si Brother John Lo at wina-welcome ko po ang bawat isa. Maraming salamat sa Panginoon sa pagsama mo rito at dalangin ko na yan! Salamat sa Lord, napansin ka agad ng mga kapatid natin, bagong lupit. Talaga naman si Lord yung nagpapagwapo sa atin. No? Amen! Amen! Salamat sa Panginoon. Ayan! Good evening po! Na binabati ko mga kapatid natin na narito na. Sis Benglo, Bisera, maraming salamat. Sis Patricia, salamat sa Lord. And tuloy-tuloy lamang po tayo sa pagtatag, sa pag-share ng ating live broadcast. At kung narito ka, huwag mong kalilimutan na i-share itong ating live video. Amen! Salamat sa Panginoon. Pogi, presence of God inside. Wow! Ayan! Siyempre, di ba? Sa lahat ng gawain natin, dapat sinisimulan natin ito ng tama at sa pamamagitan lamang ng manalangin. Kaya, samahan niyo ako mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa malayang oras na kami na naman po ay makakapakinig ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, sa hilinga, sa kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa internet connection na aming nagagamit dahilan upang kami patuloy na makapakinig ng iyong banal na salita. At sa gabing ito, Panginoon, inaanyayahan namin ang iyong presensya. Sumama ka, Banal na Espiritu Santo, magsalita ka po para sa amin. Kaming lahat na narito ay makikinig lamang sa iyo. Maraming salamat sa mga kapatid namin na naaabala. Ano man po yung dahilan kung bakit sila ay wala rito, Panginoon, paalala mo sa kanila, gisingin mo sila, Panginoon. At sa gayon ay sama-sama kaming makikinig ng iyong salita, magpupuri, sasamba, itataas ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming mga social media accounts. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Ngayon pa lamang, tinatanggap na namin ang katagumpayan at lahat ng ito, itinataas sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, nandito tayo ngayon sa OPM, Online Prayer Meeting. At kung kapapasok mo pa lamang, salamat sa Panginoon. At wini-welcome pa namin kung first time mo na narito ka. Ah, naka-electro kasi tayo. Try natin ito. Yan. Thank you, Lord Jesus. Okay na po ang boses. Yan, kasi naka-electro kanina. Napindot yung electro. Kaya pala ganun yung boses. At ngayon, nandito na tayo ngayon sa ating OPM Online Prayer Meeting. At kung kapapasok mo pa lang, bagong invite ka ng kaibigan mo, ng kamag-anak mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ng tito at tita mo, wini-welcome ka namin. Type mo dyan, new blessing para ma-welcome ka ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen! Isang palakpak para sa Panginoon at Diyos nating buhay. Salamat sa Diyos! Ayan, salamat sa Panginoon. At ngayong gabi mga kapatid, samahan niyo ako na magpuri, umawit sa ating Panginoon. At huwag lamang tayong makinig kung naririyan ka sa kanya-kanya nating mga tahanan. Eh, sabayan mo ko, magpuri tayo sa Lord. Hindi ka lamang nanonood ng kung anong mga palabas. Dahil ito, ang ating OPM ay isang daan upang mapapurihan natin ang ating Ama na nasa langit. Kaya ngayong gabi, kakantahin natin ang napakaganda na kondisyon ng ating simbahan. Yun eh, walang iba kundi ang maging tulad mo na sa buhay natin.
sa buhay natin, ano ba yung nanaisin mo? Sino ba ang nais mong tularan? At sasamahan tayo ng ating kapatid na si Sis Maribel. Salamat sa Panginoon. Amen! Maging tulad mo. Live tayo ngayon! Amen. Hallelujah.
Salamat din tayo sa ating keyboardista na napakagaling. Walang iba kundi si Brother Juan Torres. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng ating kapatid. Ayan, maraming salamat muli mga kapatid na narito. Kung mapapasok mo pa lamang, wini-welcome ka namin muli sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. 7 p.m. from Mondays to Fridays here at Jesus Comfy Church. Muli, ako po si Brother Janlo at ako po ang magbabahagi ng salita ng Panginoon at isang karangalan po na makasama kayo ngayong gabi. At dalangin ko kapatid, buksan natin ang ating puso, ang ating isipan, tanggapin natin ng maluwag ang salita ng Panginoon. Dahil alam natin, kung ito'y tatanggapin natin, sigurado ako, magdudulot ito ng pagbabago at hindi lamang yun, magdudulot ito ng kaligtasan sa iyo at sa iyong buong sambahayan. Kaya salamat sa Panginoon, binabati ko ang ating mga kapatid na naririyan. Hello, Sis Lola. Maraming salamat sa mga kapatid natin from Lancaster, from Sapote-4, Sapote-2, at kung saan pa man. Kapatid, binabatik na isang mapagpalang gabi. Hello sa'yo, Brother Hugh, Espiritu. Ganon din po kay Sis Maricel at sa ating kapatid. Mga kasama natin parati sa OPM, si Brother JB at si Sister Winnie. Siyempre, hindi natin makakalimutan yung mahal na ating pastor. Pastor Ruban Louis Rusit at ang kanyang mahal na asawa, si Sister Isabel Rusit. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay nila, sa patuloy na pagtuturo. At yan kapatid, iniimbitahan kita kung mahilig ka mag-YouTube, manood ng kung ano-ano mga video, iniimbitahan kita. Meron tayong YouTube channel, Jesus Comfy. Meron tayong YouTube channel. Makikita mo doon yung iba't ibang mga videos na may matututunan ka, ma-apply mo sa buhay mo at sigurado ako na magdudulot sa iyo ng maganda. Hindi yung kung ano-ano mga videos sa mga timeout episodes natin from 1 to 12. So talaga naman makikita mo kung gaano kaganda ang salita ng ating Panginoon. Kaya ayan, i-like na natin at i-click din natin yung notification bell para updated tayo kung may mga bagong videos na ilalabas. At kung hindi mo pa napapanood yung ating mga previous lessons from Commandment number 1 up to 9, ayan, ina-upload yun sa ating YouTube channel. Kaya pwede mo siyang mapanood ng replay. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ayan, syempre, di na natin patatagalin. Alam ko, excited kayo. Dumako na tayo sa ating Comfy Break! Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Tenenen! Again, para sa ating katanungan ngayong araw, ito sa ating Facebook page. Alam nyo ba? Sabi doon, ano ang ipinadarama ni Jesus sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga kautusan? Ang sagot ay matatagpuan natin sa Exodus chapter 20, verse 6. Sabi doon, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. At mga kapatid, ano bang sinasabi nito?
kung nais natin na maranasan ang walang hanggan, walang katapusan, at hindi maaaring ikumpara sa kahit anumang pag-ibig sa mundo, ang pag-ibig ni Kristo, kung nais natin yan maranasan, matuto tayo una, ibigin natin siya, at sundin natin, tuparin natin ang mga ipinag-uutos niya. Ayan, salamat sa ating Panginoon. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yes, salamat sa Panginoon muli. Binabati ko ang bawat isa. Good evening everyone, good morning, good afternoon, at saan mang panig ng mundo, binabati kita. Pinagpala ka sapagkat binigyan ka muli ng pagkakataon ng Diyos na makarinig ng kanyang banal na salita. At ayan mga kapatid, ihanda na natin ang ating mga sarili. Kuhain na natin ang ating mga Biblia, ganun din yung ating notebook. Siyempre, kapag may notebook, may kasamang ball pen para makapagsulat tayo, hindi yung display lang. At yan, at habang nire-ready natin yung mga Bible at notebook natin, binabati ko yung mga kapatid natin sa mga international churches. Ayan, salamat sa mga kapatid natin from Greece, Canada, Texas, Thailand, at syempre sa mga kapatid natin na nariyan sa Japan. Konbawa po kila Sister Kylie at ganoon din kay Sister Ethel. Maraming salamat. Hindi natin makakalimutan, syempre, batiin yung mga kapatid natin nationally dito sa Batangas, sila Brother Pure, Brother Mando, and Sis Loreng. Ganun din yung mga pastor natin from Manila. Hello po, Pastor John. Ayun, maraming salamat po sa Panginoon. At ganun din yung ating Bishop and Reverend. Ayan, salamat sa Panginoon. And sa mga kapatid natin na narito, kung wala ka pang mga cell group, iniimbitahan namin kayo. Kung ikaw ay regular ka nang umaten dito sa ating OPM, alam mo ba, meron tayong iba't ibang gawain dito sa simbahan. Hindi lamang tong OPM, meron tayong Kids Church every Saturday, 10 a.m. At pagdating naman ng hapon, meron tayong samba kung saan pupurihin natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsayaw. Every 4 p.m. yan, kasama natin. Walang iba, kundi ang napakaganda, napakasexy, at talaga namang kalugod-lugod, si Sister Isabel Rusit, at papuri sa Diyos sa buhay ng ating kapatid. Ganun din mga kapatid, meron tayong iba't ibang ministry na kung saan pwede kang mag-join. Eh, dito sa OPM, makikinig ka lang. Pero kapag sa mga cell group, pwede kang mag-share. Ano ba yung mga nararanasan mo? Ano ba yung mga gusto mong ibahagi? Mga kabigatan? At kung gusto mong humingi ng mga payo, godly counsel, sa mga kapatid natin, pwede kang mag-join sa ating mga cell group. Meron tayong women's ministry, men's ministry, tuwing Saturday yan, 4 p.m. Meron din tayong youth ministry, young pro ministry, wow ministry, at merong ini-endorse yung isa nating kapatid, yung MAW. Alam nyo ba yung MAW? Men of Wisdom. Kasi sa wow, mga kababaihan na young at heart. Pero sa MAW, ay naman yung mga kalalakihan na young at heart. Sila yung mga matatagal nang nabuhay dito sa mundo. At talaga naman pinagpala ng Diyos dahil sa haba ng buhay na ipinagkaloob na kanila. And yan, syempre mga kapatid, pinasasalamatan ko rin yung mga kapatid natin na patuloy na nagkakaloob, patuloy na nagbibigay at sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, yung pagbabahagi ng salita ng Lord, libre yan. Pero kung paano mo maibabahagi, ayun yung may bayad. Halimbawa, internet connection, hindi mo naman pwede sabihin sa PLDT, sa Converge, nagbabahagi ako ng salita ng Lord, pwede ba libre na lang? Hindi yung maaari kapatid, dahil nandito tayo sa mundo. At lahat, sabihin na natin, may bayad. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kapatid natin, mga faithful kingdom partner. At dalangin namin sa inyo, mga kapatid, ay ang patuloy pa na pagpapala ng Diyos ay paagutin sa inyo. At kung ikaw, patuloy ka rin binagpapala ng Diyos, binibless ka niya sa pamamagitan ng ating OPM, be a kingdom partner too. Maging kabahagi ka sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kaloob sa ating Diyos. Ayan, maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Ayan, huwag natin kakalimutan sa darating na Sunday, araw ng mga puso, February 14. Alam ko marami sa atin dyan mag-celebrate, diba? And why not? Unahin natin yung tunay at tapat na nagmamahal sa atin, yung ating Panginoong Jesus.
kung saan-saan tayo pumunta, eh dito, makakatipid ka na, nakalugod pa sa ating Panginoon, hindi pa. Kaya, papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Join tayo mga kapatid, kung hindi mo pa kung pa, hindi mo alam kung paano, contact natin yung mga ating mga servant leader at i-message natin si Mami Ading Rosit, ang kanyang Facebook ay Adriana Rosit. Ayan, pwede natin sa i-message doon kung paano tayo makakapag-register. Ayan, salamat sa inyong lahat mga kapatid. Buksan na natin yung ating mga Biblia sa Exodus chapter 20 verse 17. Yan, sabay-sabay nating basahin mga kapatid. Exodus chapter 20 verse 17. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Manalangin tayo. Aming Amang Diyos na nasa langit, salamat po sa gabing ito. Maraming salamat sa iyong banal na salita. Salamat pong muli sa pagkakataon na kami ay matuturuan mo. Dalangin namin, Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming tenga. Marinig namin ng klaro ang iyong banal na salita. Kung saan, Lord, matututuhan namin magbago. Matututuhan namin na hindi umibig sa kahit anumang bagay dito sa mundo. Sa mga kapatid namin na naaabala, nahihirapan, bless them, Lord. Ang kanilang internet connection, pabilisin mo, Panginoon, at sa gayon, malaya kaming makakapakinig ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, banal na Espiritu Santo, mangusap ka, magsalita ka, makikinig kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, amen. Lahat ay magsabi ng Amen! Ayan. Ayan, salamat sa Panginoon at Diyos nating buhay na nasa langit. Narito na po tayo sa ating word. Kung papapasok mo lamang mga kapatid, nandito na po tayo sa ating word. Tapos na po tayo sa ating pagpupuri, pagsasamba sa ating Panginoon. Ganon din sa ating coffee break. At narito na tayo kung saan binasa natin ang 10 utos ng Diyos na sinasabi niya, huwag nating pagnasaan ang anumang bagay o ang mga ari-arian ng ating mga kapwa. At sa makatuwid, sinasabi dito, ang titulo nito ay, huwag tayong maging mainggitin. Huwag kang maging mainggitin. At nais kong simulan yung ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang tula. At ang tulang to ay pinamagatang walang kabuluhan. Walang kabuluhan. At dalangin kong kapatid, habang pinakikinggan mo ito, bukas ang iyong isipan, ang iyong puso, at i-check natin yung ating mga sarili. Baka tayo yung pinatutungkulan nitong tula. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Walang halaga ang lahat ng bagay. Gaano man kasarap sa simula, darating ka rin sa pagkaumay. Makuha mo man ang lahat dito sa mundo. Alahas, salapi, at maging ang mga ginto. Walang halagang lahat ng ito. Magsaya ka man ng magsaya. Kamtan mo man ang lahat ng yaman na walang iba. Darating pa rin yung araw na malulungkot ka. Lahat ay mauuwi lang sa pagluha. Hahantong ang lahat sa pagsilang at di kalaunay mamamatay. Oo, mamamatay. Masaya mong kakwentuhan? Maya-maya lang, isa ng malamig na bangkay. Wala nang bago. Wala nang bago. Dito sa mundo, wala nang bago. Ang lahat ay naganap na noong hindi pa tayo tao. Patuloy lang sa pagsikat ng araw at maging sa paglubog nito. Ang buwan at mga bituin ay ganun din kung mamasdan mo. Ang lahat ay nakababagot. Walang sino man ang kaya makapagpaliwanag. Yun ang nakakayamot. Ay, buhay. Ang walang kakwenta-kwentang buhay. Parang pamilya na walang tatay.
Walang haplos at yakap ni nanay. Parang larawan na walang kulay. Parating may kulang. Parating may kulang. Yan. Yan ang buhay ko noon. Isang buhay na wala ang gabay ng Panginoon. Isang buhay na kung isipin ay mapupunta lang rin sa wala. Pero totoo palang may himala. Kasi gaano man ako kasama, mas pinili niya pa rin mamatay sa krus. Huwag lamang akong mawala. At heto ako ngayon. Narito ako ngayon. Ang buhay kong walang saysay ay nagkaroon na ngayon ng direksyon. Nagpapatuloy sa paglakad at pagkilala sa Panginoon. Salamat sa kasiyahang tunay at sa kanya ko naramdaman yun. Ang dating madilim at blanking silid ay binigyan niya ng kulay. Siya rin ang nagturo sa akin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng salitang buhay. Salamat sa Panginoong Jesus. Salamat sa Panginoong Jesus. Ayan, ang binasa po nating tula ay hango sa libro ng Ecclesiastes o sa Pilipino ay mga mangangaral. At sinasabi lamang po ng librong ito sa chapter 1 na ang lahat ay walang kabuluhan. At ang sumulat po nito, walang iba kundi ang pinakamayaman, pinakatanyag, at pinakamakapangyarihan na hari sa panahon niya. Alam niyo ba kung sino yon? Si Moises. Ay, hindi, joke lang. Biro lang. Hindi si Noah. Walang iba kundi si Haring Solomon. Ayan, si Haring Solomon po, siya ang pinakamatalino. O yan, ha, compi break din yan. Siya ang pinakamatalino, pinakatanyag, at pinakamayamang hari sa panahon niya. At lahat ng bagay na gusto at nais niya ay napa sa kamay niya na. Pero sa huli, sinabi ni Solomon na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Lahat ng bagay, walang kabuluhan. Na kung titignan natin, kabaliktaran sa buhay natin ngayon. Maraming tao, sige ang habol, sige ang takbo, makamtan lang yung mga kayamanan. Pero ito, yung matalinong hari, sinabi niya na kagad, ano ba yung dulo? Sabi niya, yung dulo, lahat ng bagay sa mundo, walang kabuluhan. At short background muna tayo mga kapatid. Sa binasa natin sa Exodus chapter 20 verse 17. Bakit nga ba binigay ng Diyos itong pang-sampung utos niya? Kasi sa panahon nila, nagkakaroon ng maling ugnayan yung mga tao. Nagkakaroon ng patayan. Dahil sa inggitan, sa Old Testament, makikita mo yan. Dahil sa inggitan, nagkakasira yung pamilya. Nagkakasira yung bayang pinili niya, yung Israel. Dahil sa inggit, nakukuhang pumatay. At sa panahon nila, yung mga bagay na kinaiinggit, ano yung asawa, mga alilang lalaki o babae, baka, asno, at iba pang pag-aari niya. O teka, dilinawin ko mga kapatid. Sa panahon nila, ayun yung mga bagay na gusto o nais ng mga tao. Mamaya sabihin natin, eh bro, labas ako dyan. Hindi ako yung pinag-uusapan dyan. Hindi ako inggitero. Kasi hindi naman ako naiinggit sa asawa ng iba. Hindi naman ako naiinggit sa asno o baka. Sa panahon nila, ayun kasi yung konteksto. Sa panahon nila at sa panahon natin ngayon, iba't ibang mga bagay na yung mga kinaiinggitan ng mga tao. At pansin ko lang mga kapatid, napakagaling talaga ng Diyos natin. No? Nilagay niya yung pangsampu, huwag kang mag-iimbot o huwag mong kaiinggitan yung kayamanan ng iba o yung sambahayan ng iba. Kasi bakit? Dahil maaari itong pagiging mainggitin o pagkaimbot ay magiging sanhi ng mas marami pang mga kasalanan. Pansinin natin, isa-isahin natin para review na rin sa bawat isa yung 6 to 9 na commandment ng Lord. Ano yung una? Type nga natin dyan yung pang 6 commandment. Sabi ng Lord, huwag kang papatay.
ay inyong pang-anim, huwag kang papatay. Tingin nyo, maaari ba na pumatay ang isang tao dahil sa inggit? Yes. Ang tamang sagot, oo! Makikita natin yan sa Biblia. Sa Genesis pa lang, kay Cain at kay Abel, nung naghain ng handugtong si Abel, nalugod ang Diyos. Samantalang kay Cain, hindi nalugod ang Diyos. Kaya ang nangyari, nainggit itong si Cain. Anong ginawa niya? Pinatay niya. Kaya ano, makikita talaga natin yung inggit, nagdudulot siya ng pagpatay, nagbubunga ng pagpatay. At sa panahon din natin ngayon, hindi ba? Marami dyan, mga kakamag-anak, magkakaibigan, dahil sa inggit, nag-aaway-away, nagkakasira-sira. Pero hindi ikaw yun, di ba? Yung katabi mo lang yun. O kaya minsan yung nakikita natin sa salamin, o yung pangpito, ano yung pangpito? Pangangalo niya. O hindi ba, kapag nagustuhan yung iba, yung isang babae, mas maganda, mas sexy, mas nainggit ka dun sa kaibigan, no? Sa ibang tao, mas okay siya sa paningin mo. Anong mangyayari? Siyempre, diin, mangangalo niya, mangangabit, at kakarelasyonin kahit may karelasyon ng iba. At yung pangwalo at pangsyam, yung pagnanakaw at pagsisinungaling, gaya ng sinasabi natin, di ba? Kapatid ng sinungaling ang magnanakaw, o kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Kapag nainggit ka, tumanim sa iyong isip, tumakbo sa puso, ginusto, ayun ang ikikilos ng ating katawan. Kaya anong gagawin? Kukuhanin ng walang paalam. Pumasok na kagad yung pagnanakaw. Tapos sinabi, tinanong ka, ikaw ba kumuha? Ikaw lang tao dito ah. Ikaw ba kumuha? Siyempre ikaw. Ito ko yun. Wala sa akin. Wala akong kuha. Anong pinagmulan? Yung pang-sampung utos, pagiging mainggitin. Pero ano ba yung sinasabi ng Panginoon dito sa salita niya? Sabi, 1 John chapter 2, verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang bigat kagad ng binigay ni Brother John. Pero ito yung katotohanan, kapatid. Ito yung katotohanan. Ano ba yung mga bagay na kinaiinggitan mo? Baka yung sinasabi ng Lord sa'yo, anak, iwasan mo yan. Kasi maaari kang mahulog dyan. Maaari kang ipahamak yan. At ipinapaalala sa atin itong lahat. Kasi bakit? Ayaw ng Lord na mahulog tayo sa kasalanan. Anong kasalanan yun? Pagiging materyaloso o pagiging materyalosa. Sa panahon natin ngayon, digital age. Digital age. Anong ibig sabihin digital? Usong-uso na sa atin ang puro online. Kaya naman, patok na patok ang mga online shopping. Wow! Isa-isahin natin, di ba? Sa social media sites pa lang, pag may nakita, ang ganda nito, gusto ko nito. May nakita ka, post ng kaibigan mo, ang ganda, gusto ko pumunta doon, gusto ko pumunta dito, gusto ko dyan. O, tatanungin kita, gusto mo pumunta doon, magkano budget mo? Nakapag-tights ka na ba? Nakapagbigay ka na ba ng para kay Lord? Kapatid, okay lang yun. Asamin natin makapunta sa mga lugar na yun. Pero ang tanong, sino ang mas nauna? Ano ang pinagmumula ng kagustuhan yun? Check natin yung puso natin. Ano bang pinanggagalingan mo? Isa pa, 11-11, yan, paborito ng marami yan, 11-11. Pagdating ng 11-11, 12-12, mga pare-parehas na numero sa kalendaryo, 1-1-2-2-3, marami may gusto niya kasi bakit? Sale sa Lazada at Shopee. Kaya ang nangyayari, siging click, gusto ko, add to cart. Tapos pagdating ng bayaran, bill sa bahay, kuryente, tubig, kulang eh. Eh bakit? Anong nangyari? Masyadong naging maluho. Masyadong naibigan ang pag-add to cart kahit hindi naman kailangan. Ngayon, hindi naman pwede sabihin ng Lazada sa'yo, sige ako na lang magbabayad dyan kasi marami kang nagastos sa. Hindi niya pwede sabihin yun, kapatid. At hindi mo rin pwede sabihin sa Meralco o sa Maynilad na, pwede ba
sabihin nyo na lang sa Lazada kasi doon ako maraming inimpok eh. Doon ako maraming inindes eh. Hindi! Hindi nila pwedeng sabihin yun. Kaya maging matalino tayo mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Hindi yung ura-urada tayo, nakita lang natin maganda, may nakita lang tayong suot ng celebrity, in-endorse, eh, agad-agad, ay bibili. Diba, cellphone pa lang, eh, makikita na natin yung iPhone. Maraming may gusto niyan, iPhone. Kalalabas pa lamang ng iPhone 11. Tapos, meron na kaagad iPhone 12, at mabali-balita, meron na namang iPhone 13. Ganun kabilis yung pag-usog. Ganun kabilis yung pag-usbong ng teknolohiya. At eto namang mga tao, maraming mga tao, I pray hindi ka kabilang dun. Kahit ano gagawin, basta lang mabili yun. Benta katawan, benta ang sarili, halos patayin na ang sarili sa pagtatrabaho. Makuha lang yung bagay na yun. And I pray mga kapatid, sa ating lahat, ng mga anak ng Diyos, hindi mangyari yun. At sa mga magulang, ito, dati naririnig ko ito eh, sa mga magulang. Alam ba yung mga magulang na halos 24 oras na kung magtrabaho, 7 days a week, 24 hours kung magtrabaho, kasi ano, sinasabi nila parati, gusto ko matustusan yung pangangailangan ng aking mga anak. Good! Mabuti yan! Pero may iba na ito ang kanilang dahilan. Gusto ko, magkaroon din ako ng bahay katulad sa pinsan ko eh. Gusto ko, mas lumaki yung bahay namin katulad dun sa kamag-anak ko eh. Gusto kong magkaroon ng maraming sasakyan eh. Gusto kong mapaaral yung anak ko sa prestigious na paaralan. De La Salle University, Ateneo University. Napakaganda naman talaga niya mga kapatid. Maganda yan. Maganda yung mga pinaplano natin yan. Pero ano ang pinagmumulan? Ano ang pinag-uugatan? Dahil ba kailangan? Dahil ba gusto? O dahil tinutulak tayo ng pagkainggit sa mga tao? Kung magagawa mong magtrabaho ng 24 oras, kapatid, tanungin kita, nagawa mo bang kamustahin anak mo? Nagawa mo na ba kamustahin siya? Tanungin, nak, kamusta pag-aaral mo? Nak, kamusta ka? May problema ka ba? Dalangin ko hindi mangyari sa atin yung mga kapatid na hindi natin magagawang ibuhos ang lahat ng ating atensyon sa trabaho o kahit anumang mga bagay. Makamtan lang yun dahil sa kainggitan. At maraming mga yumayaman ngayon ng mga businesses kasi alam nila na ang mga tao ay walang katapusan ang pagkagusto. Kaya ang gagaling ng mga business owner. Alam nila na walang katapusan ng mga kagustuhan ng tao. Kaya siging manufacturer, siging gawa. At eto ng mga tao, siging bilire. At pagdating ng huli, ano na nangyayari? Sisi si gobyerno. kasi naman walang kilos. Ang baba ng sahod. Oh yes, maaari, may kasalanan din sila. Pero tayong may control sa budget na meron tayo. Kaya hindi natin maaaring isisi parate sa ibang tao. At ano ba sinasabi ni Lord dito? 1 Timothy chapter 6 verse 8. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo ay may pagkain at pananamit. O direktang sinabi ng Panginoon to, masiyahan ka na kapag meron kang kinakain at meron ka ng dinadamit. Yung iba sa atin gusto yung talagang bongga kong bongga. Bro, gusto kong punuin ng sapatos yung Dora box ko eh. Gusto kong punuin ng bag yung bahay ko. Wow! Ganun yung nangyayari sa atin. Pero ano ba yung binubunga sa atin tong inggit na to? Bigyan ko ka lamang kayo ng ilan. Una, dinidrain ka niyan. Dinidrain. Dahil sa labis na pagkainggit, lalong pinapagod mo yung sarili mo, makamit lang yung luho, at halo-halo na dun. Stress, galit, masyado ka nang nadadown, at patuloy ka niyang pinupulbos. Inuubos niya yung lakas mo. Masyado nang nadidrain. Makamtan lang yung luho na yun. Kaya pagdating ng mga spiritual gatherings, ayun, tulog. Ayan,
sa February 14, dalangin ko na makasama tayo, ha? Hindi nauubos yung ating lakas sa pagtatrabaho lang, sa pag-aaral lang. Amen. Hindi, kapatid, importante yung mga bagay na yan. Pero higit sa lahat, unahin natin ang ating Panginoon. Ayun yung una, dinidrain tayo masyado niya. Pangalawa, nawawalan tayo ng confidence. Confidence, tiwala sa sarili. Kasi bakit? Laging nakatingin sa iba. Laging nakatingin sa iba. Hindi mo na napapansin yung sariling meron ka. Kaya ang laging dikta ng bibig mo, kung meron lang sana ako nun. Kung magagawa ko lang sana yon. Kapatid, maraming mga bagay ibinigay sa iyo ang Lord. Bakit hindi mo magawang ipagpasalamat yon? Kasi nakatuon na lamang tayo sa ibang mga tao. Nawawala ng confidence. Nangyayari, nagpukulong sa kwarto, mag-isa, hanggang sa tuluyan ng sumuko. Pangatlo, galit. Kasi ang namumutawi sa isip, sa bibig, dapat akin yan eh. Kahit wala namang ginawa sa iyo yung tao, kahit wala namang ginawang masama, eh bumili lang naman siya ng gusto niya, eh nagalit ka kagad. Takotin, meron ako yan eh. Ngayon, nagalit ka na sa mundo. Bakit naman kasi yung gobyerno? Bakit naman kasi yung mga tao na yan, mga sakit? Oh, teka lang. Bumili lang sila ng gusto nila. At tayo, wala tayong control sa kung ano yung gagawin ng iba. Galit. Pang-apat, dahil sa inggit, maaari tayong magkaroon ng mga maling desisyon. Ulitin ko, mga maling desisyon. O una, sa pag-aaral, sa kurso, eh dahil education ang kinuha ng mga kaibigan mo, nainggit ka dahil mga kaibigan mo sila, kukunin ko na rin yan! Mukhang masaya naman, eh hindi yun yung hilig mo. Hindi yun yung pagkakagawa ng Diyos sa'yo. Eh dahil sa nainggit ka, naudyukan ka ng mga kaibigan mo, napilitan ka ngayon, in the end, anong mangyayari? Matutuwa ka kaya? Hindi. Hindi mo naman gusto yung trabaho. Hindi mo gusto yung profession. Kaya in the end, pagsisisihan mo yung bagay na yon. Wrong decision. Eh, medyo okay pa yung kurso na yon. Kung sa kurso lang man tayo nagkamali, eh paano kung sa mga lifetime decision tayo nagkamali? Halimbawa, sa pag-aasawa. Nakita mo lang yung mga kaibigan mo, may mga kanya-kanya ng anak, nakapagpakasal na, nakapagpundar na ng sariling tahanan kasama ang kanyang asawa. Ikaw naman, anong ginawa mo? Ayan, sige, hanap ng kadate sa 14. Hanap ng kadate sa social media. Kahit hindi kilala, kahit wala pang kaalam-alam kung sino yon, papasok na kagad sa relasyon, papasok na kagad sa pag-aasawa. Kaya anong nangyayari? Pagdating sa loob ng tahanan, sabog! Kaya itinuturo sa atin ng Biblia, huwag tayong makikisama sa hindi katulad ng ating pananampalataya. Kung hindi siya katulad ng pananampalataya mo, sigurado ako, kung siya yung pipiliin mo sa dulo, magkakatalo kayo. Kung hindi si Kristo ang ulo, malamang sabog ang buong sambahayan. Panghuli na gusto kong ibahagi na bunga ng pagiging maingitin, sa mag-asawa, madalas to, nag-aaway. Makita mo yan, si babae. Nakita yung post ni kumare, ang ganda ng bag, sabihin sa asawa, han, gusto ko niyan. O sa lalaki naman, nakita si kumpadre, nagpa-upgrade ng motor. Mami, gusto ko magpa-upgrade ng motor. Ayos lang ba? Tapos titignan mo, no? Yung anak, may panggatas ba? May pambayad ba sa bahay? May pambayad ba sa kuryente? May pambayad ba sa Maynilad, sa internet, sa tuition ng anak? Wala! Ano ang nauna? Inggit! Kaya ang nangyayari, boom, sabog, hahanapin ni ngayon ni Mrs. O, sana naman nang napunta yung ano mo, yung sweldo mo? Nagpa-upgrade ako ng motor eh. Eh, ito na naman si lalaki. O, sana naman napunta yung mga sahod ko na binibigay ko sa'yo? Eh, kasi yan, bumili lang naman ako ng gastang bag eh. Louis Vuitton, mura lang naman to. 100,000. Tapos, ano, nagkakaaway-away ngayon.
Kasi ang pinagmulan, hindi tama. Hindi tama. Ang pinagmulan ay yung pagkakaroon ng inggit sa puso, inggit sa isip. At sabi doon, Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, pag-usapan lang natin to. No, sabi dito ng Lord, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Eh, may nakita ka lang nagbablog kung ano na yung pinagsasabi. Kala mo napakaganda pakinggan. Hindi, tinularan mo na kaagad. Eh, naririnig mo sa mga kaibigan mo, eh parang ang cool-cool na na. Parang ang ganda nung pakinggan na. Sabihin ko nga rin, kahit puro censored. Ito yung pinapanood ng mga kabataan ngayon. Puro K-pop. Basa ng Wattpad. Makikita mo yung mga grades. Lakda. Mainggit. Nakiayon sa takbo ng mundo. Kaya ang naging resulta, plakaboom! Mga grades, nagsipagbagsakan. Pero ang sinasabi dito ng Lord, magbago kayo ng isip. Ang sa gayon, ay magagawa natin kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Sabi pa, 1 John chapter 2, verse 16 to 17, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Etong tatlong kasalanan na ito, ulitin natin. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Etong tatlo na to, pag nagsama-sama yan, naku, mahirap na. Hindi maganda ang magiging bunga sa'yo. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang mabubuhay sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Ngayon, check ourselves. Ano ba yung mga ninanais mo ngayon? Ano ba yung mga ginugusto mo ngayon? Ano bang nagiging dahilan para bumangon ka sa umaga? Ano ang nagiging rason ng pagpapatuloy mo? Dalangin ko kapatid, hindi ito ang nagiging gasolina natin, ang pagkainggit. Dahil gaya ng binanggit ko, mas marami pang kasalanan ang magiging bunga nito. Pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, ganun din ang pagsisinungaling. At ano bang problema? Bakit ganun ang mga tao? O mga tao ha, hindi ko sinabing ikaw yon, ang mga tao. Kasi kulang sila ng C. At sa panahon natin ngayon, napaka-importante ng vitamin C. Kasi pandemya, pampalakas ng resistensya. Anong C yun? Ang sinasabi natin, contentment. Kulang sa kontentuhan ang mga tao. Siyempre hindi ikaw yun, yung katabi mo lang. Kulang sa kakontentuhan ng mga tao. Meron na, gumugusto pa. May nakuha na, gusto ko pa. Pero, sinasabi naman din ang salita ng Diyos yan sa mga Kawikan, chapter 27, verse 20. Sabi niya, ang nasa ng tao'y walang katapusan. Tulad ng libingan, laging naghihintay. Hanggang na Biblia, no? Talagang in-emphasize niya na yung pagnanasa ng tao, talaga, walang katapos niyan eh. Parang libingan na laging naghihintay. Pero ano ba yung sagot? Ano yung solusyon? Sabi doon, Marcos chapter 8, verse 36. Sapagkat ano bang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Umano? Anong halaga na makuha mo ang lahat ng bagay dito sa mundo kung yung kaluluwa mo naman ay hindi mapupunta sa langit? Anong halaga na makamtan mo ang lahat ng kayamanan kung ikaw mismo ay mapapahamak? Kaya isa lang ang solusyon. Isa lang ang sagot. Kung kulang ka ng C, edi dagyan natin ng C
Walang iba kundi si Kristo. Walang ibang magpupuno sa puso ng tao kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus na susulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At kung ititake natin siya literally, hindi lamang sa tinapay, pero hindi yun yung pinaka-ibig sabihin niya. Hukayin pa natin, ano bang ibig sabihin nito? Sinasabi ng Panginoon, hindi lamang sa mga material na bagay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. At alam niyo ba kung sino yung salita na yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya higit sa lahat, kung meron man tayong dapat naisin, kung meron man tayong dapat angkinin, na gustong makakuha, hindi yung mga bagay dito sa mundo, hindi yung kayamanan ng kapwa mo, hindi yung kung ano-ano, hindi yung relasyon na meron tayo sa Panginoon at nagapagligtas sa Diyos. And bakit nga ba naiinggit yung mga tao? Sinasabi ng Biblia, walang hanggan talaga yung pagnanais ng mga tao. At maaari, isa sa mga rason, unsecured sa identity niya. Unsecured sa identity niya. Hindi pa siya sigurado kung sino siya . Kaya ang nangyayari, ginugusto niya makuha yung sa iba. Hindi niya nakita, ano ba yung meron ka? Ano ba yung meron ako? Ang laging tuon ng mga mata ko sa ibang tao, hindi ko man lang na ipagpasalamat yung pamilya ko, yung bahay na natutulugan ko, na kahit bumagyo, hindi ako natataranta kasi hindi naman tumutulo yung bubong, hindi naman agad-agad nasisira. Ano ba yung meron ako, mga kaibigan ko, na hindi umaalis sa tabi ko, yung church family ko, na naririyan tuwing may problema ako, nasasabihan ko, nasasandalan ko. Kapatid, higit sa lahat, ano ba yung meron ako? Namatay si Kristo para sa'yo. May dapat ka bang paingkaingkitan pa? Kung sasabihin ko sa'yo, yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, namatay para sa'yo. Kaiingkitan mo pa ba yung iba? Hindi na. Hindi na. Kung ikaw yung tao na yun, sinasabi mo, Lord, o nga, no? Masyado na akong naging materyaloso. Masyado na akong naging materyalosa. Lagi na lang nakatingin yung mata ko sa iba. Na hindi ko man lang na ipagpasalamat yung mga biyaya mo sa akin. Hindi ko man lang na ipagpasalamat kung ano yung mga ibinigay mo. Higit sa lahat, hindi ko na ipagpasalamat yung buhay ko. At kung ikaw yung tao na yun na sinasabi mo, Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung mas inibig ko yung mundo kaysa sa kaharian mo. Patawarin mo ako kung mas naging maluho ako kaysa mag-impo dyan sa langit. Kung ikaw yung tao na yun, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Sabayan mo lamang ako sa panalangin ito. Maging totoo sa iyong sarili. Buksan mo ang iyong puso. Sabayan mo ako. Bigkasin ang iyong bibig. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Dahil ako'y naging makasarili. Ako'y naging maluho. Hindi ako nakontento. Lagi akong nakatingin sa iba. Patawarin mo po ako. Sa mga oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Punuin mo po ang aking puso. Bigyan mo ako ng kakontentuhan. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po
lahat ng ito, itinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen! Salamat sa Panginoon na ating buhay at tagapagligtas. At kung sumabay ka, kapatid, sa panalangin na yon, binabati kita. Pinagpala ka sapagkat tinanggap mo ngayon ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Ayan, pinatawad ka na ng Panginoon, kapatid. At dalangin ko na huwag na tayong mabuhay sa nakaraan. Tapos na yun eh. Tapos na yung mga sobra-sobra nating gusto, sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Yes! Maganda yan! Maganda yan na nangangarap tayo na makamtan yung mas marami pang mga bagay. Pero tingnan nating maigi, ano ba yung pinag-uugatan? Ano ba yung pinagmumulan? Ano yung pinanghuhugutan mo? Bakit gusto mong makamtan yan? Para ba maging pagpapala sa iba? Para ba makatulong ka din sa ating simbahan? O baka naman, nandoon ka sa kabilang side. Eh kasi naiinggit lang. Well, check natin yung heart natin. Maganda yan. Nanaisin natin. Kaya nga natin ipinapanalangin sa Panginoon, di ba? Lord, bigyan mo po ako nito. Pero kung mali ang ating magiging dahilan o rason, eh sigurado ako, hindi yan ipagkakaloob ng Panginoon. Ayan. Tapos na po tayo mga kapatid. At 5 minuto na lamang po. Samahan niyo akong manalangin tayo para sa mga kapatid natin. Ayan. Patuloy tayong manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata. Iyuko ang ating mga ulo. Aming Amang Diyos na nasa langit, Ikaw ay tapat, buhay, at laging nagliligtas. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa mga salita na aming narinig mula sa iyo, Ama. Maraming salamat po. Salamat po sa kalakasan, sa buhay na patuloy naming tinataglay. Ganon din po sa kakontentuhan na itinatanim mo na sa aming mga puso. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat sa mga oras na ito, mas ipapakita mo na sa amin, Lord, kung ano yung mga bagay na ipinagkakaloob mo at matututo na kami na hindi basta tumingin sa iba. Sa halip, Lord, ipagpapasalamat na namin sa kung ano yung meron kami. Ipagpapasalamat namin lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo. Maliit man sa aming paningin, Panginoon, dahil sabi mo, mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan din sa malaki. Kaya turuan mo kami, Panginoon, na mapagkatiwalaan sa lahat ng ito. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Ito'y magdudulot sa amin ng pagbabago. Masahangarin na namin ang kaharian mo, ang langit, kaysa sa anumang bagay dito sa mundo. Salamat po, Diyos. Dinadalangin din namin ang mga kapatid namin na ngayon po ay may sakit, nahihirapan, anuman po ang kanilang karamdaman, o Diyos, alam namin na Ikaw ang aming tagapagpagaling mula pa nung una hanggang sa ngayon. Hindi ka nagbabago. Ikaw ang noon, ngayon at magpakailanman na kayang magpagaling ng kahit anumang sakit. Sa mga kapatid namin na nahihirapan, may mga cancer, may tumor, Panginoon, may bakterya sa dugo, o anuman, Panginoon, may mga symptoms ng COVID, lahat ng ito, Panginoon, Ikaw ang siyang magpapagaling. Turuan mo kaming manampalataya. Turuan mo kaming maniwala na kaya mong gamutin ang lahat ng ito at hindi kami sumuko, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa nang sa gayon, Panginoon, ay magiging pagpapala rin kami sa iba. At ito yung nais mo, Panginoon. Kami bilang isang pamilya ay magtutulungan, magkakaisa sa pagtatayo ng iyong simbahan. Maraming salamat po. Patuloy kang magliwanag sa buhay namin, Panginoon. Patuloy mong ipakita sa amin ano ba yung mga dapat naming baguhin, ano ba yung dapat naming linisin, Panginoon, sa aming mga sarili. Sa gayon, sa aming paglakad dito sa mundo, ay patuloy kaming magiging tulad ng aming Panginoong Jesus Christ. Maraming salamat po, Ama. Tinatanggap po namin ang mga pagpapala, ang kagalingan, ang kagalakan, ang pag-ibig, ang pagkakaisa, ang kapayapaan. Maraming salamat po. Ang tagumpay sa iyo lamang po nagmumula. At lahat ng ito, itinataas namin sa iyo. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! Salamat sa Panginoon. Ayan! Nais kong i-congratulate yung mga kapatid natin na talaga namang sumama from commandment number 1 up to now commandment number 10. Natapos mo yung buong series natin. Pinagpala ka, kapatid, sapagkat tinanggap mo
yung salita ng Panginoon na nagdudulot ng kaligtasan sa sangkatauhan. Maraming maraming salamat, kapatid, sa iyong pagsama. At sabay-sabay nating ideklara, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Power is in you. Messiah. That's the Lord Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of all Kings. Paalala, huwag tayong maging maingitin. Ako po muli si Brother John Lo at narito tayo sa OPM Online Prayer Meeting. See you on Sunday, mga kapatid! Happy Heart Day!